sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanit TV. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailangan na upo bilang mayor ng Porac? I was elected 2019. Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that nung dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair, bari hindi lang na-i-apply noon ng building permit at occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At sila, humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, yeah. humingi lang sila ng building permit. Yes, as, Mr. As built. As built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes, Mr. Chair. So in other words, sino nag-approve? Nung pagpapatayo ng building, dinatnan mo na? Although hindi po pina-approve nung last administration, na datnan ko na at pina-approve na po ng Willwind Corporation sa amin yan. Pero makikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements. And 2019 naman talagang legal po ang POGO. Kaya we approve, Mr. Chair, yung from the time na nag-apply sila ng loan from our Sangguniang Bayan and the permit, the mayor's permit. But would you agree with me, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business permit, di ba? Yes, Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon, di ba? But hindi mo talaga siya pinadlock. Alam mo, yun lang ang medyo nakita ko yung mga sequence of events dito eh. And I would agree with you, no. Para bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, wala, nakatayo na eh. Nakatayo yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po si Mayor Carling De La Cruz. So sila nag-conceptualize ang pagtatayo ng pogo doon. And even the procure of buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property na dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying eh, di ba? Siguro po, nung inabutan ko na, approval of permits na lang sa akin kasi 2019 po yun na kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock eh, no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So, ano yung mga proseso ng padlock? Based po sa, siyempre, I ask also my lawyers, yung padlocking daw pa po, kung halimbawa, restaurant, dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila-sila lang kasi doon at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any Pero alam mo, Mayor Kapil, yes. No? Kapag walang business permit yan, talaga dapat i-padlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan eh, after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegations sa'yo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can.
As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw na didin dito eh. Being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa iyo sa iyong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat eh. Di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin ito ngayon. Ayan, katulad. Mr. Chair, yes. Yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, ano? Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basta-basta naniniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job, on not issuing the business permit, and you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala. At meron ka din pinadala. And I want to clear your name, no? In here, no? Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo rito ng mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, tinier namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor. Kapitan ako ng bayan, ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, itong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin, Sonamu Realty, Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC, I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, isa pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka ng 2019? Apo. Oh, ilan kayo naglaban? Tatlo po kami naglaban noon. Sino-sino ang mga nakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Ah, nakalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon sa politika lang po. So, sino isang nakalaban nyo pa? Incumbent, three-term vice mayor kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Is it true, Mayor Capil, that kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyo pong pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa pogo. Is it true? Totoo po yan, Your Honor. Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming pogo, siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac, iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan, hindi man pansin ng pogo. Dahil, pero siyempre, hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac. Pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So, Mr. Chair,
In relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Ano? At, well, anyway, it is for my own appreciation, no? But later on, I'll be asking the members for a, siguro, mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, ikaw muna. Gusto ko lang ho malaman kung yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. First class municipality po. First class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical. Ang suggestion ko na lang, Sir Chet, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang yung hospital. And darating po tayo dyan. Ano, kasi ano, ito, meron pa ako papakitang isang ano ha. Ito yung ano, ito yung whirlwind. Siguro, pakita nga yung picture ng whirlwind. May tatanong. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.